ating life encouragement ay makikita sa awit chapter 100 verse 5 ang sabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ang ating subject ay MAPI Health 2. Ang ating pag-aaralan ay kung paano ang pag-iingat sa mga pandama. Ito ay mula sa pivot 4 in ng grade 2 at saka week 7 to 8. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang sariling kakayahan na pangalagaan ang mga pandama. Narito ang isang kwento. Hi! Kami sina Carla May at Cindy May. Kami ay kambal, sabay kaming ipinanganak ng nanay namin. Pagising sa umaga, nililinis namin ang aming mata gamit ang malinis na tubig. Nagsisipilyo kami para hindi mabaho ang aming hininga. Nililinis namin ang malinis na panyo ang aming ilong. Naliligo kami araw-araw at nagsusuot ng malinis na damit para manatiling makinis ang aming balat. Gumagamit kami ng shampoo sa buhok at binabanlawan namin itong mabuti. Sinusuklayan namin ng maayos ang aming buhok. Kapag kami ay aalis, naman ay kakain ng masustansyang almusal. Habang wala pa kaming pasok sa paaralan, kami ay nag-aaral mula sa bahay. Nagbabasa kami ng aklat nang may tamang liwanag. Ito ang gawain namin araw-araw. Ikaw, anong ginagawa mo? Katulad ba ang ginagawa mo kina Cindy May sa magkapatid? Katulad ba ang ginagawa nyo? Magaling kung ganon. Ngayon tuloy tayo sa ating aralin. Tamang paraan ng pangangalaga ng ating pandama. Ang ating pandama ay mga bahagi ito ng ating katawan, ang ating mata, ilong, tainga, balat, ngipin, o ang ating bibig. Yan ang dapat nating pangalagaan ng ating mga pandama sa ating katawan. Ang mata. Yan, paano natin alagaan ang mata? Kumain ng masustansyang pagkain. Pangalawa, huwag direktang tumingin sa araw upang hindi masilaw. Pangatlo, punasan ang mga mata ng malinis na panyo. Manood ng malayo mula sa telebisyon. Magbasa ng may sapat na liwanag para hindi lumabo ang ating mata. Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Huwag pilitin kung ikaw ay naglalaro ng cellphone o naglalaro ng games sa cellphone. Kapag naantok ka na, huwag pilitin na idilat ang mata, kundi magpahinga. Matulog muna, umidlip muna, ipikit ang mata. Okay, kasi yan ang mga dapat nating gagawin. Yan, makikita natin sa larawan, yan ang tamang ginagawa o dapat nating gawin sa pangangalaga ng ating mata. Kasunod, ilong. Yan, ano ang gamit ng ilong? Tama ka, ito ay pang-amoy. Yan, ilong. Amuyin lamang ang bagay na mabango. Yan, bawal mabaho kasi sasakit ilong mo. Pangalawa, iwasan ang anumang mabaho. Pangatlo, suminga ng dahan-dahan. Kapag sinisipon ka, may sipon ka, huwag suminga ng bigla kasi dudugo ang iyong ilong. Linisin gamit ang malinis na tela. Yan, linisin lamang ang iyong ilong ng malinis na tela. Huwag sundutin ng matigas na bagay. Yan, tandaan mo ha. So, ayan, mga dapat mong gawin. Makikita natin sa larawan kung ano mga dapat mong gawin. Okay, pangangalaga sa tainga, ang ating pandinig. Mahalagang pangalagaan natin ito upang marinig natin
ang ating kapwa o ang ingay na naririnig natin sa paligid. Una, iwasang makinig ng malalakas na tunog, tugtugin o awit. Gumamit ng malinis na tela o panyo sa paglilinis ng tainga. Huwag gumamit ng matulis na bagay na ipinaglilinis dito. Yan. Ngayon naman, tingnan natin ang mga larawan. Yan. Umiiwan siya sa malakas na tunog. Lilinis na ang tainga ng cotton buds. Huwag hayaan ang tainga na pasukan ng tubig kasi magkakasakit ka. Sunod, laging magpa-check up. Yan, number. Sunod, wag gumamit ng matutulis na bagay sa paglilinis ng tainga. Ayan, cotton buds lamang, sa labas lamang ang paglilinis. Okay, takpan naman ito kung nakikinig ka ng malalakas na ingay sa labas. Takpan ang tainga. Okay, next, pangangalaga ng ating balat. Ayan ang mga larawan. Tamang pangangalaga ng pangangalaga ng balat. Upang maging makinis ang balat, ugaliin na maligo araw-araw. Ayan, magpalit ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangatin ang balat. Ayan, araw-araw magpapalit ng damit o kaya pinagpapawisan. Next, ugaliin maging malinis sa tuwi na. Ayan, tama ka dyan. Okay, yan ang dapat natin gawin. Makikita, uminom din ng tubig. 8 hanggang 10 baso. Matulog din ng maaga. Para ang balat mo ay presko din. Nare-revive o yung mga ano natin, nakapagpahinga ang ating katawan. Kung hindi pagod ang ating katawan, ang ating balat ay maganda rin. Kasi nakakatulog ka ng maayos. Next, pangangalaga ng bibig at ngipin. Pangangalaga ng bibig at ngipin, pagbabantay sa mga iniinom at kinakain. Iwasan ang mga matatamis na mga pagkain. Limitahan ang dami ng mga pagkain at inuming may mataas na level ng asukal. Ayan, tama ka. Kasi kapag sobrang tamis, masisira ang iyong ngipin. Iba pang pamamaraan ng paglilinis ng bibig. Ayan. Nililisan ang dila. May ginagamit dyan para sa panglinis. Bukod sa pagsisipilyo ng ngipin, sigurado hinding malilinis ang iba pang bahagi ng bibig, gaya ng dila at mga gilagid. Ayan, siguraduhin kapag nagtututbras, pati dila, tututbrasan din. Yung pagsisipilyo ng ngipin, araw-araw o pagkatapos kumain, tapos pagkagising sa umaga. Ayan, para di masira ang ating ngipin o mabulok. Pag-iwas sa mga pagkain na matatamis. Ayan, sabi ko kanina, para ang ating ngipin ay hindi mabulok. Pangangalaga ng bibig at ngipin, ayan, ginagamit natin sa mga gilid-gilid ng ating ngipin pantanggal sa mga tira-tira pang mga pagkain dyan kapag kumakain tayo. Ayan, toothbrush, sisipilyo, ayan, ang dila ay linilinisan din. Ayan, nagpapa-check up ka kung ano yung mga dapat ayusin sa iyong ngipin o makita kung may mga bulok na di natin napapansin. Okay, gawain sa pagkatutubi ng isa. Tingnan natin kung may natutuhan tayo. Isulat ang tama kung wasto ang pangangalaga ng pandama na binabanggit sa ibaba at mali kung hindi wasto. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Una, gumagamit ng pantaklob sa tainga kapag may naririnig na malakas na tunog. Tama, mali? Tama. Very good. Number 2, gumagamit ng payong na pananggalang sa sainit at ulan. Tama, tama ang ating sagot. Number 3, nagtataklob ng ilong kapag nakakamoy ng mabaho. Tama, mali? Tama. Okay, pang-4, gumagamit ng shades bilang pananggalang sa init ng araw o sinag ng araw. Tama, mali? Tama. Okay, pang-5, gumagamit ng sipilyo panglinis ng ngipin. Ang ating sagot ay magaling. Ito ay tama. Okay, sunod na gawain.
Yan, gawain sa pagkatutubi ng pangalawa, lagyan ng check ang mga bagay na maaaring gamitin sa pangangalaga ng pandama. Ito ba ang payong, sipilyo, upuan, eyeglasses, o reading glasses, suklay. So, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Okay, na sa payong, check para hindi ka mainitan o maulanan kapag kayo nasa labas. Check din ang sipilyo. Ano pa ang mga check dyan? Eyeglasses. Suklay. Ang upuan kaya, check. Mali yun. Okay, next. Gawin sa pagkatutubi lang tatlo, hanapin ang mga sumusunod na bagay kagamitan sa puzzle. Headset, megaphone, o shades. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan mo ang mga larawan. Tingnan mo rin kung nakuha mo ang sagot. Ang una, megaphone. Ayan. Ano pa ang nahanap mo? Headset. Umbrella o payong? Shades. Ano pa? Nandiyan ba ang toothbrush? Okay, wala. Okay, next. Nagawain. Okay, so ayan. Yan lamang ang ating natutuhan. Sana may natutuhan tayo sa ating aralin. Ang araling ito ay hango mula sa Pivot 4A for Grade 2 Second Quarter. Ginamit ko lamang itong video para mas lalong maunawaan na ang sangguniang ito para mas lalong maunawaan ng mga bata kung ano ang kanilang napag-aaralan o gagawin. Hindi po ito pinagbibenta ko. Ito lamang ang aking paraan para ma-share ko sa mga bata kung ano yung aralin para ma-explain ng maayos. So, salamat! Salamat sa mga writers ng Pivot 4A for Grade 2 Second Quarter. Hindi ko po inaari ang iyong karapatan. Salamat sa panunood. Sana may natutuhan tayo. God bless at ingat.